Hello. Yan, okay na. Hey guys, my name is Elaine and welcome back to my channel. Gumagalaw. For today's video, gusto ko i-share sa inyo, since naipakita ko na yung nabili naming sasakyan, i-share ko sa inyo yung journey namin sa pagkuha namin ng sasakyan dito as new immigrants. If you haven't subscribed, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated kahit di naman ako nag-update. So, ayun na nga, 6 months na si Sansan. We named our car as Sansan kasi yung sasakyan namin sa Pilipinas, Santi naman ang name niya. So, si Sansan, nakuha namin siya through IAS or International Auto Source. IAS ay kapartner ng aming agency. Nung pinapunta kami dito, so nag-apply ako sa kanila. Nung na-DQ na ako, nag-send sila sa akin ng email. And then, nag-offer sila sa akin na yun nga, i-assist nila kami sa pagkuha ng sasakyan. So, as new immigrants, marami kayong option para makakuha kayo ng sasakyan dito. Basically, ang sasakyan dito ay necessity. Hindi siya luxury or luxury na kagaya sa atin sa Pilipinas na siyempre, pag may sasakyan ka, maangas ka or what, or mayaman ka. But dito, sobrang necessary ang sasakyan. Kasi, although okay ang mga public transport, mas convenient na may sasakyan ka para makahanap ka ng mas magandang trabaho or kailangan mo talaga siya sa trabaho. Option number one, pwede kang pumunta sa mga dealership. So, pag nagpunta ka sa mga dealership, o-offeran ka nila ng mga available na sasakyan, meron silang brand new, meron silang mga certified owned. Kapag sinabi nating certified owned, yun yung mga sasakyan na may nagmay-ari na iba. So, for example, bumili ako ng sasakyan, ayoko na ng sasakyan ko, gusto ko na magpalit. So, ibebenta ko siya kay dealer. Yung sasakyan ko na yon ay ibebenta ni dealer sa iba. Pero before nila ibenta, iche-check nila yung sasakyan kung may kailangang ayusin or what. So, yun yung tinatawag natin na certified owned. Ano-ano nga ba yung mga requirements kapag sa dealership? And number one is driver's license. Other dealers require state driving license, pero may mga dealership or may mga ilang-ilang dealers na tumatanggap ng Philippine driver's license. You have to make sure that it is valid and not expired or not expiring. Siyempre, kailangan nila malaman kung legal kang mag-drive sa states. Also, it is also used as proof of your residency sa state na yon. Second requirement is a proof of insurance. So, sa experience ko, dapat makukuha na namin yung sasakyan. So, ang ginawa ko, kumuha na ako ng insurance. But, dalawang beses nga na hindi namin nakuha yung sasakyan kasi number one, basta nagkaroon ng problema. So, nakakuha na ako ng insurance. So, ang ginawa ko, kinansel ko yung first insurance. Yung pangalawang insurance naman na kinuha ko, ginawa ko na lang siyang non-owned kasi may rental kami. So, non-owned car insurance, something-something ganun. Yung parang insured kami kahit yung dinadrive namin sasakyan ay hindi amin. So, anyways. So, kailangan nyo ng proof of insurance kasi dito sa US, illegal mag-drive ng walang insurance. So, you have to make sure na nakakuha ka na ng insurance or nakapag window shopping ka na ng insurance. Third ay ang form of payment nyo. Ano ba yon? I-check ko nyo, i-cash nyo, or ilo-loan nyo. So, as first-time buyers, nagre-require yung mga dealers ng down payment. May mga dealers na hindi nagre-require ng down payment, pero kailangan nyo ng co-sign. Ang next requirement ay recent pay stub. So, kung ikaw ay bagong dating at hindi ka pa nakaka-work, pwede mong gamitin ang iyong contract of employment. Pero, kung ikaw naman ay nag-work na, pwede kang humingi ng copy ng recent pay stub mo at ipakita sa kanila. Ang next requirement ay credit score or credit history. Mahalaga dito yung credit history or credit score kasi yun ang basihan nila kung magaling ka mag-handle ng mga loans mo. At dahil ikaw ay bagong dating, wala ka pang credit history or credit score. Usually, hihingan kanila ng mas mataas na down payment or hihingan kanila ng cosign. Cosign basically ibig sabihin noon may ibang tao na pipirma kasama mo sa loan at na kapag hindi ka nakapagbayad ay sila ang magbabayad. Also, mag-expect kayo ng mataas na APR or annual percentage rate. Ibig sabihin lang noon is interest rate. Yung isa kong friend, nabigyan siya ng 24% interest rate. Pero ang maganda naman sa mga ganyan,
pwede nyo siyang i-refinance sa ibang bangko para mas bumaba yung inyong APR kapag meron na kayong magandang credit score. At ang last ay humihingi sila ng reference. May mga dealers na hindi na humihingi ng reference kapag happy na sila doon sa requirements na sinamit mo. Pero just in case kung hihingan kanila ng reference, pwede kayo magbigay ng list of references nyo like your friends, yung mga aunties, mga kamag-anak nyo na hindi nakatira sa inyo. Ang next option naman ng pagkuha ng sasakyan ay ang pag-sign up sa mga agency na tumutulong sa mga immigrants na kumuha ng sasakyan. So, kagaya ng ginawa ko, nag-sign up ako kay IAS or International Auto Source. Si IAS ay nag-o-offer ng free rental, tapos no payment for first month. So, ibig sabihin, yung pag nakuha mo na yung sasakyan mo, magbabayad ka like after a month pa, hindi yung pagkakuha mo ng sasakyan mo. And bibigyan ka na nila ng list ng sasakyan na pagpipilian mo kung ano gusto mong sasakyan. Para sa akin, pinili ko si IAS kasi convenient siya and iniisip ko kung matagal bago dumating yung sasakyan, meron kaming free rental at yun na nga yung nangyari. Unfortunately, ngayong mga panahong ito ay wala silang ibang cars na available kundi American cars like Jeep, Ford kasi nagkaroon ng shortage sa mga sasakyan. I think issue to since 2021. Tama ba? O, 2021. Ano naman yung mga requirements ni IAS para makakuha ka sa kanila ng sasakyan. So, yung initial requirement wala talaga kasi nga ni-refer lang ako ng agency ko. Pero nung na-order na nila yung sasakyan at pumirma na ako na kukuha ko ng sasakyan sa kanila. So, ang unang-unang hiningi nila sa akin is driver's license. Ang sinabit ko sa kanila ay Philippine license. So, wala akong problema kasi nung time na yon parang hindi pa ako nakakuha ng state license ko dito sa US. So, sinabit ko lang sa kanila yung aking Philippine driver's license and wala naman naging problema. Yung mga sumunod na requirements naman, inantay nila akong marating sa US bago nila hingin yung mga requirements na yon. So, ang next ay ang residential lease agreement namin or yung kontrata kung saan ako nakarenta. Yung next naman ay US address kasi doon nila ipatadala sa iyo yung mga legal documents na kailangan mong pirmahan. Next is social security number. So after ko ma-receive yon, sinend ko sa kanila yung kopya ko kasi kailangan nila yun sa file nila. Kasi lahat ng information about you ay nakakonect sa SSN mo. And then ang huli naman ay personal reference. Hindi ko alam kung bakit sila nag-require ng personal reference. Pero ang binigay ko nung time ko ay yung kaibigan ko na nasa Connecticut yata. Another option para magkaroon ka or magkaroon ka na ginagamit na sasakyan dito sa US is you can lease a car. Ibig sabihin nun, babayaran mo sa kanila monthly yung sasakyan na gagamitin mo pero hindi mo pagmamay-ari yung sasakyan. Eh kung gagamitin mo lang naman siya sa trabaho at wala kang plano bumili ng sasakyan dito, then that can be your option. Sa tatlong option na yon, ano ba ang dapat mong kuhanin? So it depends kung ano ang preference nyo. So if you want convenience, wala ka masyadong intindihin, pagdating mo, makakakuha ka na ng rental car kasi free yon, then you can go for IAS. But expect na malaki yung patong nila sa total amount ng sasakyan mo. So in my case, yung sasakyan namin, ang ipinatong ni IAS is around $8,000. Kasama na dun yung tax, yung processing fee, yung travel fee ng sasakyan or delivery fee, everything that is $8,000 on top dun sa base price ni Nissan Rogue Sports 2022. So, bahala na kayo mag-compute. Kung ikaw ay financially prepared sa pagpunta mo sa US, then go for dealership. I would say go for it. I think minimum na hinihingi na down payment nila, if I'm not mistaken, is $2,000. As much as $2,000, pwede ka nang kumuha ng sasakyan. But, again, mataas yung APR nila or yung annual percentage rate. Kay IAS din kasi very limited yung mga sasakyan na pagpipilian nyo. Kasi nga, American cars na lang yung available sa listahan nila. While sa dealership naman, makakapili ka sa kahit anong dealership ng kahit anong sasakyan na gusto mo. Kung gusto mo ng Tesla, gusto mo ng Subaru, gusto mo ng Toyota, whatever you like, as long as may available sa mga dealers, you can go for it. Now, if you are not prepared na bumili ng sasakyan
And carry lang sa'yo magbayad ng around $200 to $300, $400 per month dahil hindi ka naman nagtatravel, hindi mo ginagamit yung sasakyan, and bahay, trabaho ka lang. Then you can go for lease. My friend ako dito, nakalease siya. So, binabayaran niya yata 300 something. So, nakalease lang siya kasi Filipino siya pero Canadian siya kasi matagal na siya sa Canada. So, nakalease lang siya and that works for him. So, that's fine. So, whatever works for you, whatever you think will help you, then go for it. Lahat ng options na binigay ko sa inyo ay may pros and cons. So, bahala na lang kayo kung anong gusto nyong piliin. Basta masasabi ko lang, sobrang necessity dito ang sasakyan. And that's it for today's video. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video na to na napakasimple lang. At ito ay based lang sa knowledge na nalalaman ko about sa pagmamayari o pagbili ng sasakyan dito. If you have questions, you can comment down below. Lagi ako nagre-reply. I try as much as I can na mag-reply sa mga comments, kahit anong comments yan, or may question kayo. So, yes, please comment kung may questions kayo. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat. See you in my next video. Bye!